Hi guys, welcome back to my channel, Leary Vlogs. So for today's video, papakita ko sa inyo yung ginawa kong vision board ng 2021 at saka ginawa ko for this year 2022. So alam ko late na siya kasi dapat ilalabas ko yun nung January pa lang. So ngayon, it's December na pero ngayon ko pa lang nilabas yung content ko na to dahil tinamad akong mag-edit ba? Naging busy din. Pero ayun, titingnan natin kung nangyari ba yung vision ko nung 2021 at kung ano yung natupad nung 2022. Tingnan natin. So, every year ko na siyang gawin kasi naumpisahan kong gawin yung paggawa ng vision board 2020. So, let's take a look for my vision 2021 versus 2022. So, ito guys, ito yung vision board ko nung 2021. So, i-look back lang natin kung nangyari ba or, yeah, kung natupad yung vision ko nung 2021. So, yeah, ito yung favorite na verse ko. Share ko lang sa inyo. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi, di ba, kapag wala tayong paniniwala na kaya natin, hindi naman talaga magyayari. So, mag-start yan sa sarili natin na sabihin natin kaya natin to. But of course, because of the Lord na nagbigay ng lakas sa atin. So, ayun. One of my vision noong 2021, sabi ko, i-maintain ko yung good health ko. So, nourish your body. Kasi, di ba, health, ang health talaga natin is wealth. So, wag natin abusuhin yung katawan natin. Dapat balance. Exercise, sa pagkain, huwag masyadong uminom ng soda, ng mga alcohol, ganun. Mga sweets, basta alam nyo kung paano alagaan yung sarili nyo. And then, wedding countdown. So, thanks God, nangyari naman to. Nangyari to sa vision ko noong 2021. So, kinasal kami ng asawa ko, December 18, 2021 sa Pinas. Pero ito yung pagbubuntis, hindi naman hindi mo na binigay ni Lord kasi ano eh, nagte-take ako nung antibiotic kasi inubo ako nung sa Pinas. So tsaka yun, medyo stress, maraming mga ginagawa din sa Pilipinas. Prior to wedding, yun. Then yeah, in God's perfect time, ibibigay niya sa amin ng asawa ko yung baby na yan. And then, ito naman, vision ko na magawa ng bahay yung kapatid ko kasi bata pa lang ako, pangarap ko na matulungan yung kapatid ko. So, ito, hindi pa nangyari kasi may inaayos pa sa lupa. So, in God's perfect time din, magkakaroon din siya ng sariling bahay. Pero hindi lang naman ako ang gagawa niyan, kundi pagtulong-tulungan namin ng mga kapatid ko na kayang magbigay. Tapos yun, do it now. So kung ano yung mga goal natin sa buhay, as much as possible, gawin mo agad. Hindi yung may mga delays. Ito naman, SVP, it's about my business. So hindi ko pa yan na-achieve gawa ng, siyempre maraming mga distractions, work, business. Yun, sponsoring my husband, may mga qualifications kasi na kailangan ma-reach mo bago mo maabot yung position na yan sa business ko. So, in God's perfect time din, darating din tayo dyan. Learn more to cook. So far, so good naman. I learned, but not the ulam, but like desserts. Kasi nga, nagbibintahan kami ng kaibigan ko ng mga kakanin. So, ayan. May mga natutunan naman ako. Pero when it comes to food naman, sa panahon ngayon, madali lang matuto niyan dahil nga sa YouTube, sa social media. Then, ayan, to be monetized in YouTube. So guys, na-achieve ko to. So nakuha ko yung monetization ko sa YouTube. It was February 2, 2021. So thanks God, na-achieve ko yun na ma-monetize. And then, graduate and find a job in any clinic as medical office assistant. Thanks God, nakamit ko rin to. So, kasi nung 2020 November, nag-aral ako ng MOA online dahil nga pandemic. Tapos, natapos ko yung pag-aaral,
It was May 31, 2021. So yun, nagpraktikum ako sa isang clinic dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Tapos na-absorb naman ako. Pero ayun, umuwi ako for wedding. So pagbalik ko, yung mga work ko before, hindi na ako nabigyan ng maraming oras kasi may mga bagong employees na. So yun, kailangan ko maghanap ng bagong trabaho na full-time talaga for me to sponsor my husband. Kaya nilet go ko na yung tatlong trabaho yun. Yung pagiging nanny, yung pagiging medical office assistant sa clinic, at saka yung pagiging supervisor ko sa isang retail store sa WEM na kung saan doon ako nag-work talaga ever since pagdating ko ng Canada. So nilet go ko ang mga yun. Then I found one permanent full-time job now. So, ayan, be inspired. So, ma-inspire tayo dun sa mga tao na nagtatrabaho talaga for them to achieve their dreams. So, feel great. So, every day, kahit na may mga pagsubok tayo sa buhay, just keep smiling. Kasi God is so good all the time, di ba? Hindi na tayo iniwan. Lahat ng problema, lahat ng desisyon sa buhay, we have to ask God for guidance. Save big. So far so good naman. Nakakapag-ipon-ipon din kahit konti-konti, 'di ba? We need to save kasi ika nga hindi naman habang buhay nagtatrabaho tayo at saka marami tayong bills na binabayaran. But though marami tayong bills na binabayaran, we need to save something for the future. And thanks God, nakakaipon naman ako for the retirement kasi meron akong yung product namin sa business ko, that is the very good product na retirement plan. So I have that. Look good. So ayun guys, kahit na tumataas yung edad natin, char, kailangan nating mag-ayos every day just to feel na we are looking good. 'Di ba? We are good. So, wag natin i-define yung sarili natin sa mga problema sa buhay. Then, successful financial advisor. So, ito yung... So, isa akong license. License ako sa Alberta as financial advisor. Then, yan. Of course, aim ko yun na magiging successful ako. Someday. So, yan. To be more artistic. Well, nawala na yung ano ko. I think I have something here for art. But yeah, to be more artistic kasi, yeah, I used to work nga doon sa WEM, doon sa ceramic store. So, yun. Doon ko natutunan mag-drawing, mag-ano ng kulay. Kaya sabi ko, I told myself, I want to be more artistic naman to improve my talent, char. So, weeknight, wonderful. Kasama yan sa food pala. Ano to, isa. Yan. Have a good laugh and healing cry. Ayan, guys. So, hindi dapat tayo maging seryoso lagi sa buhay. We have to spend time sometime na sa mga friends natin to have a good laugh. Kasi it's a really good medicine yung tumawa ka. Diba? It really feels good. Tapos, ito naman, to be with my husband to be this year here in Canada, speed up the process. So, since December kami kinasal ng asawa ko, kaya wala pa siya dito noong 2021. So, I'm hoping this year, 2022, makapunta na siya sa December or early next year. So, holiday getaways. Guys, dati pa lang pangarap ko nang makasakay sa cruise. So, I hope next year, makakasakay na ako dito with my husband. Then, believe your love makes a world of difference. Ayan. So, also, believe in ourselves and mostly to our Lord God. Na, kailangan kung may goal ka sa buhay, maniwala ka na makakamit natin to. So, yeah. So, ito yung vision board ko nung 2021 na anong pizza na ngayon, hindi ko pa na-share kasi nga, walang time.
So after this naman guys, maano ko yung 2022. Okay. So guys, ito naman yung vision board ko nung 2022. So number one, Holy Bible, have a strong faith and be a good servant kay God. Kasi whatever we have, lahat ng yun galing sa Panginoon at kung ano pa yung darating na blessings natin. And every decision sa buhay natin, kailangan laging nandun yung Panginoon. Kumbaga, huwag natin kalimutan na i-involve siya sa lahat ng desisyon natin sa buhay because He will guide us in the right path of life. Number two, guys, kasi di ba nag-aral ako ng MOA that was 2020 until 2021. So, natapos ko yon ng 2021, natapos ko yung kurso na yon, nakapag-practicum ako, na-absorb naman ako. So, yun, goal ko nung 2022 din na to find a full-time job in healthcare industry. Pero, hindi siya nangyari, guys. Kahil nandito ako, nag-work as sa isang hotel industry, hindi sa healthcare industry. But it's okay kasi 'di ba hindi naman lahat ng pangarap natin, ng plano natin ay nangyari. It's God's will pa din. So number three, guys, to be with my husband sooner. So 'yun nga, kinasal ako noong 2021, nangyari yung wedding namin. Thanks God, everything goes fine. I mean, everything went well. It was a success wedding. And then, hindi naman nangyari na dumating siya ngayong taon na to, 2022. Kasi, depende yun sa officer kung kailan niya i-grant yung application namin. Number four, guys, na vision ko this 2022 to get pregnant. Hindi rin nangyari to gawa ng nung kinasal kami ng asawa ko, nagkasakit ako ng ubo. So, syempre nanibago yung katawan ko sa Pinas. Init, pawis, tas naligo. So, nag-take ako ng antibiotic. So, hindi kami nagsama ng asawa ko. Wala pang isang buwan yung pagsasama namin. Dahil kinasal kami December 18 and then bumalik ako ng Canada. That was January 9. So, hindi kami nakabuo ng asawa ko. But, time will come with the help of our Lord. Na i-bless niya kami ng isang, kahit isang anak na lang. Dahil nga, sa edad namin. Sa edad ko pala. Ang lalaki, walang problema. So, next one, build a house for my brother. So, itong vision board na to, guys, nakasama na to sa 2020 ko na vision board. So, hindi pa siya nangyari dahil may mga komplikado pang bagay na kailangan na ayusin. But, time will come, guys. Magawan din namin ng bahay ang aming kapatid. Then, another one, maintain a healthy lifestyle. So, ayun, na-maintain ko naman siya. I do exercise, I ate healthy foods. Like, well, mahilig talaga ako sa gulay. Pero, dito nga sa, dito naman sa workplace ko, we almost, mostly meron kaming, karne. It's beef and chicken, like that. So, minimize ko naman, hindi naman, kumbaga hinahati ko yung food ko pag karne siya. Kasi, ang karne, hindi siya masyado natutunaw sa tiyan natin. So, kumakain lang ako ng rice, ng heavy meal during lunchtime. So, ayun, exercise, eat healthy foods. And then, last one. So, I am a financial advisor. Or shall we say, independent insurance broker. To be a successful is beefy this year. So, hindi rin to mangyayari, guys. Kasi dahil nga, hindi naman natin hawak yung time natin, di ba? Like, I have full-time job. And then, pag umuwi, mas masarap na lang magpahinga. And then, nandito ako 21 days. So, pag umuwi lang ako ng Edmonton, yun, nakakakuha ng kliyente. Time will come, guys, na mangyayari dito. Of course, we have to ask guidance to our Lord and we have to work for it. Whatever we want to have, we have to work for it. In a good way, of course. So, guys, yeah, yun yung ito yung
2022 vision board ko na ngayon ko lang na-share na kung saan patapos na yung 2022. But it's okay, hindi man nangyari yung mga lahat ng vision ko for this year, but I am so grateful and thankful to God that He gave me a full-time job. He gave me a nice people to work with. He blessed me a very generous employer. Lahat ng mga binigay niya sa akin, sa atin, they are all blessings and we have to be thankful. Kasi continuous yung blessings ni God, guys, na kumbaga, yun nga, lahat ng mga gusto natin sa buhay, hindi in one time mangyayari yun. So, may mga perfect timing talaga. May mga timeline na ibibigay niya sa atin yun. So, yun guys. Next time naman, gagawa na naman ako ng vision board ko sa 2023. So, imi-maintain ko na to. Kasi, di ba, nakaka-inspire pag gumawa ng vision board. So, that's all for today for my vlog. I hope you guys like it. And God bless. Keep safe, everyone. Thank you.